malapit sa aming bahay. So kailangan namin ngayon mag-exercise kasi this is time to do some movement sa body. Kaya parang mga 3 days to 5 days na ako walang galabas ng bahay. So, ngayon, yeah, let's go run. And look at the people, guys. Maraming masyadong mga sasakyan na nandito kasi... Yeah. Okay, guys. So, today's video, ang ibigay ko sa inyo na video is how to do some quarantine exercise. Charot lang. So, dito sa Queensland, dito mismo sa Brisbane, pwede pa naman mag-exercise. But, with family or 2 people or alone sa mga park na hindi masyado crowded. So, as of the moment, guys, maraming sasakyan na nakapark dito. Look at it. Sobrang daming nakapark. Nasasakyan, but hindi mo naman makita lahat ng mga tao dito. Well, wala sila halos sa na nakapark. Pondo. Usually, dito mga family and mga iba nag-picnic. So, kami, magtakbo kami. And, yep. So, later guys, meron din akong share sa inyo about international students. Kung ano talaga ang totoong kalagayan ng mga students dito sa Australia ngayon. As of my experience and as of the news galing sa Prime Minister dito sa Australia. Okay? So, we will gonna run now. I'll show you the path kung saan kami magtakbo. So, this is called Oxley Creek. So, meron dito mga pang picnic, mga pang lutuan, at saka forest trail. Meron forest trail para sa pagtakbo. Kaya, let's go! Running! Ay! Uy, wala natin nadala yung band! Band? Yung bands na ganyan, oo! Oh. Ano mga mag-bands dito? Ang anak ka magdagan. Hindi, after natin sana mag-run, mag-exercise tayo. Yeah, 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 yeah! Thank you! Hey! Hey! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Successful! Let's go! Ako na. Tama na. Lakad na lang tayo, ha? Ha? May 1 kilometer lakad. Pero bilisan natin. Okay. Pink clouds. Okay, guys. So, tapos
na kami nag-jogging and nag-konting stretching. And now, magpahinga muna kami sandali. And while nagpahinga, gusto kong i-open up sa inyo kung ano talagang totoong situation na nangyayari ngayon sa mga international students dito sa Australia. So, based on what Prime Minister Morrison said, pauwiin lahat ng mga international students kung hindi nyo na kayang sustentuhan ang inyong living dito sa Australia. Sometimes, meron siyang bad side na ginasabi ng mga students kasi parang binabaliwala daw mga students. Pero, ang in totoo niyan guys, before talaga kayo magpunta dito sa Australia as international students, na-prove nyo na sa kanilang embassy or sa kanilang government na you can really sustain your living here kung hanggang gaano katagal yung inyong visa as a student dito. Kaya parang yan yung talaga yung kanilang point doon na bakit hindi na nila ginapagtuunan ng pansin ng mga international students na tulungan. Kasi they are doing it first sa kanilang, para sa mga citizens nila at saka sa mas mga nangangailangan na lahi nila. Advice ko lang ngayon sa inyo as international students, huwag kayong mawalan ng tiwala sa mga ganitong crisis kasi nandito na kayo, sana maging strong pa kayo at hindi kayo magbitaw. Magiging okay din ang lahat dito sa atin, dito sa Australia. Okay? So, huwag kayo magkaroon ng hatred or pain sa government dito sa Australia kasi hindi man din talaga natin talaga gusto na mangyari ito sa atin. But hindi din gusto ng mga government dito sa Australia ang mga nangyayari. Kaya ngayon talaga ng mga panahon, sobrang paghirap na ng mga international students. At alam ko, hindi lang man international students ang naghihirap ngayon guys. Pati yung mga tao din na taga dito na nawalan din talaga ng trabaho. Kaya hindi din natin masisi ang government sa mga nangyayari dito ngayon. So, kailangan natin ng tibay ng loob at saka prayers para matapos na talaga sana to. At yun guys, so sa panahon talaga ngayon, lahat ang mga nawalan almost ng mga trabaho is mga international students na nandun sa mga food and business and hotels. So yun talaga usually ang nawalan ng mga trabaho, and I'm so still thankful and lucky kasi meron pa rin yung trabaho ko sa Woolworths at yun, makasustain pa siya kahit paano sa aming living at saka konting tipid lang talaga. So guys, kung sino man yung mga nangangailangan, kahit konti lang may tulong ko, I'm willing to share. Kasi kahit paano, meron pa man akong trabaho at kung ano man ang matulong ko, masaya ako makatulong sa inyo. So, you can comment down below guys kung sino man yung international students na medyo walang-wala na talaga. Kahit paano, ito bigay kahit pang kain or pang grocery nyo kahit sa 1 week lang. Pwede nyo ako i-PM guys kung sino man talaga yung sobrang hirap na. At sana maging honest lang kasi pareha lang tayo na international din. So that's all for today guys, and I hope you enjoyed the vlog today. And keep safe, exercise pa rin kayo sa bahay nyo or kahit sa ang park na makita nyo. And that's all. See you in my next vlog. Bye!